all the possibilities. There could be a place for you and me. And under the stars, you pack up your car, 'cause you're going far away from here. Wish I could stall, but I never call, and you're going all the way this year. Mm-hmm. Yeah. Hello, Paul. Visiting the side. But this way, I'm begging. Good morning. Same outfit, different day. Kakagising lang namin. And diretso kami dito sa site. Lumalapit ko nagpa-vlog na ito eh. Gumagawa lang ako ng content. Grabe, sobrang tuwang-tuwa kami dun sa construction team na nakuha namin. Kasi sobrang bilis nila na tipong pati yung lesser namin na amaze sa kanila. Tapos kinuha sila para gumawa pa ng ibang bagay. Actually, napansin ko mabilis na talaga sila. And sobrang ayos nila kausap. Yung presyo nila guys, hindi sila nanlalamang. Tapos ang expectations lang namin with the price na nabayad namin is yung mga maninipis lang. Pero sobrang ganda ng quality. As in, maayos sila. Tapos yung mga tubo-tubo, sabi nga namin, wag nang takpan, pinturahan na lang, ganyan. Tapos hindi ma, natakpan daw nila. Sobrang ayos nila kausap, guys. So, if ever na meron kayong mga ipapagawa, ilalagay ko yung Instagram account. Sabi ko nga, gawa sila Instagram account nila. Oo, kasi meron sila isang person na pwedeng gumawa ng Instagram nila para mapopost yung mga gawa nila, sabi ko. Kasi sa totoo lang, mga mar, sobrang bait nila, guys, ha. Sin, gusto nilang magtrabaho at gusto nilang makaulit sa mga contact nila. Kaya inaayos talaga nila. So, I really appreciate them. So, pinopromote ko sila sa inyo. Sana i-hire nyo sila, mga mare, kung meron kayong mga ipapagawa. Sabi niya, magpapakain siya today. Kasi nga, nakakatuwa talaga sila, kuya. Grabe. Sobrang babait nila. Sa construction, di ba, babe? Padami kang pinapabago. Katulad si Jun. Dami niyang pinapadagdag. Parang hindi sila, mama, ano ba yan? Dadagdag na naman yan. Ganto, ganyan. Wala silang ganon sa kanya. Sobrang bait nila. Wala silang reklamo at all. So, ayun, yun ang mga gusto nating katrabaho. Yan sila ay may bonus sa'yo, di ba? Pagka last day. Ayun ka na, tanong natin yung size. So excited for today. Sorry, hindi na kami nag-BS ha. Hala, imagine mo, maisip nila. Pumunta tayong construction, umuwi tayo, natulog tayo nito. Tapos nandito ulit tayo. Sorry! Sobrang napagod talaga kami kahapon kasi yung cool day, yung anticipation ng Taylor Swift tickets talaga. Anyway, ayun, let's go guys! Excuse me po, nakaharaw ka. Uy, ang ganda. Ito na yung bubong niya. May bubong na siya. Saya ka? Pinilaban talaga ito ni Jude. Pinilit niya ito. Patuloy sa DT. Dinirit siya. Ah, dinirit siya na lang. Para mas magandang tingnan kaysa ganito. Oo, thank you. Galing talaga ni Forma, no? Kitchen area and another space. Ito guys, siya yung sinasabi ko, ang bilis nila magtrabaho. Eating time! The cruise! Première étoile, couché sous la lune. Hi, Emma! Single! Naghahanap ng kasama sa Cubao. Dropped by our store. Hello, mga kuya. Sila na lang yung natira. Asan yung iba? Uy, Foreman! Sabi ko kayo, kuya, tiran ako ng wall na pipinturahan. Kasi gusto ko magpintura for the very reason na gusto ko lang masabing naging parte ako ng construction dito. Supplier's day.
malaki. Ay, yung pangamali eh. Ha? Siyempre. Ganda na nakakuha mo. Siya pa lang. Hello guys, current closet situation, grabe. Mukha lang siyang magulo. Magulo maayos kasi nakatupi naman siya. Tapos, isa-segregate ko siya today kasi we are selling 80 to 90% of my clothes. Ibebenta ko na kasi ang tagal na ng iba dito. Tapos parang ang dami nang hindi kasya sa akin. Tapos syempre nalipasan na rin ang panahon. Maganda pa naman siya. Like this skirt. Ibebenta ko siya lahat sa Vloggers United July 21 to 23. Si Mommy Diane magbebenta. Ang dami ko ibebenta. BTS merch na extra albums. Magbebenta ako. Ano pa ba? Makeups. I'm trying my best na mag-segregate para magbebenta na lang ako. Ayan na, antayin natin si Lordy. Bakit? Hindi, I mean, ano? Ano ba nandyan siya? Di park niya dito yung kotse niya. I mean, bakit in a way na ano? Ano, bumili daw siya ng kape niya. Here, dito na po siya. So now, we're off to the store. Ang daming i-deliver today doon sa store. Tapos, ang ulan! Nakakatamad bumango. Nakakaloka. Hey guys, we are back home. Diyan si Lordy's. Hello. For today, dapat ang schedule namin is magkakiyapo kami. Kasi nga, bibili si June actually and ako ng mga spoon and fork, mga kailangan for the business. Diba? Yeah. Si Mamang, nakikisaw-saw, sabi niya marami daw siyang naitabi. Grabe yung mga trade down nung nag-canteen sila. Grabe, no? Buhay pa yung lolo ko. Eh, lolo ko namatay 2004. I can't imagine kung gano'n nakatanda yung mga ano ni Mamang. So, titingnan ko muna kasi ano, well-kept daw and maganda yung pagkaka-invest. Yun nga, dapat pupunta kami sa Quiapo kasi yung staff namin sa 11-11, si Emma, guys, sabi niya dun daw sa Quiapo nakakabili ng mga murang spoon and fork, tapos mga sizzling plate. So, bibili na nga kami ni June dapat kanina. By the way, guys, i-share ko rin sa inyo yung breakdown ng lahat ng gastos and expenses namin in case you like it in the next video. Kung may questions kayo, comment down below. Kaso sobrang lakas ng ulan, tapos sabi nila baha daw, tapos sasama sana namin si Lordy. So bukas na lang. Ang sobrang gloomy, oh. As in, ay, sabi nila, ay, ba't parang mga araw dito? Hindi, gloomy yan. Maganda lang yung camera ko. So, that's the plan. So, i-share ko rin sa inyo magkano ko nabili, magkano yung mga nandun, kung totoo bang mura sa Quiapo, o dapat bang nag-marketplace na lang ako, o nag-divisorya na lang ako. Pero super excited ko kasi hindi pa yata ako nakakapunta sa area ng Quiapo na ganun. Ano lang ako, divisorya. Ngayon, itetest namin yung mga pagkain. Another round of testing. Ano ba? Tapos yung mga binili, mga stainless, eh, kinukuha na namin. Actually, hindi nga namin kailangan yun. Sapilit ang pagbebenta lang ni Mami Heidi. Nice naman yun. Oo nga, nice na nga. Maglilipat ka dapat, hindi mo na ako pwede. Ayun, yun na nga. Ang plano is maglilipat nga ako, ilalagay doon. Kaso, sobrang lakas ng ulan. Tapos, bawal mabasa, syempre, yung mga ref. So, in short, hindi kami natuloy maglipat. Bukas na lang. Yung appliances kasi bawal talaga mabasa. Talaga ba? Yes. Ano si Sira yun? Uy, mag-vlog ka na daw. Uy, depende. Ayan na, babay na. Tumatawag na yata si Miss Hides. Joke lang. Bye ka na dyan. Hala, si Miss Hides nga talaga. Mami! Tuesday! Babay na nga, babay guys. Okay, we good. Hey! Grabe yung energy ko guys. As in, sumisigaw ako sa bahay. Kaya sakit na nanamunan ko. Si June kasi, bumili nga ng coffee machine. So, try siya ng try ng kape. For some reason, sobrang nahilig siya sa kape. Tapos yung mga gusto niyang kape, sobrang tapang na kape, na sobrang acidic na kape, na parang asim. Sobrang bigla ako nagka-energy. So, sabi ko, unbox ko na lang yung mga nabili ko sa Lazada nung 6-6. Tapos yung 7-7, hindi pa ako nakaka-vlog. Sobrang busy ko talaga because I'm in the middle of something. Actually, nakita ko to sa TikTok. Bee! Ito siya! Oh my God! Ito pa talaga yung muna ko nabuksan. Latest purchase. Straw sa loob! Sobrang hygienic niya. Sobrang smart nung nakaisip nito kung sino ka man. Tinanggal mo siya. Ilalagay mo siya dito para hindi siya mawala. I love! The
nabili number 2. Actually, kung mayaman lang ako, guys, binili ko yung buong set. Pero dahil sobrang mahal niya, kasi face out na siya, itong series na to, nakita ko to sa Pinterest, sabi ko, sino tong cute na to? Hinanap-hanap ko siya, minessage ko pa yung brand talaga sa Instagram, and sabi nila, face out na daw to, kasi parang limited edition lang siya. Nakabili ako ng isa, oh, mahal-mahal na niya, kasi parang 3 stocks left na lang. Ang cute niya! Hindi ko alam kung nakikitan kayo. Ang cute! Ayan, nag-isa lang siya sa collection ko. Kasi si Ozai. Basta gusto ko lang nang may remembrance ako na meron akong Ozai bago siya ma-face out ng tuluyan. Ito lang talaga afford ko eh. Ito yung pinakamura, 2,300. Yung iba, 5,000 pa, bitch. Sabi ko, oh, I don't have money. Sa akin kaya? So, i-unbox ko sa TikTok. Goodbye. Kinudala ko dyan ni Julius tsaka ni Lourdes. Ito kami ni Lourdes. Nandito si Lourdes kasi tinitaste niya yung mga kape ni June. Ito naman yung binili ni June na sabi ko, ipavlog ko muna bago may unbox. Inis na siya sa akin. Manila na iwan sa La Union. So, bumili kami ng bagong lumina ng dogs. Ko alam. Ang mahal niya. So, feeling ko high-tech to. Binili lang to ni June. Ito siya, guys. Comment down below kung meron kayo nito. Pero I think automatic siyang dispenser ng water. Ang ganda niya. Akala ko parang cheap lang siya. Update ko kayo. Customer, June Isaac Bulkiri, Sabangan, Mount Province, Arabica, Basilio Coffee. Bubuksan ko pa ba to, guys? Grabe. Speaking of the devil, bumili na naman pala siya ng bagong beans. Straight from Sabangan. Okay. Ito siya. Ala, nahiwa ko! Lagot! Nabutas ko, kaya pala sabi ko, parang umamoy. Oh my God, I'm sorry. Nabutas ko siya. So, this one I got. Grabe, 6-6 pa talaga yung nakalagay. Imagine you guys, September, July na. Sorry, at mas mag-isip. And I got this kasi, yun nga, nagiging interested kami sa coffee. Bumili ako ng mga teddy bear na molde for ice cream. Yellow. Coffee. Isipin mo yung yellow mo is teddy bear. So yun, bumili lang ako kasi dalawang sizes. So tinry ko lang each kung ano yung hoard ko. So I guess, ayan na siya. Next is 80 pesos na concealer. I got 2 shades kasi hindi talaga ako makadecide kung ano shade ko. Bumili na rin ako ng murang water tint. Magkano to? I think nasa mga ganun din. 80 pesos, 60 pesos na. Try ko lang anong quality niya. Oh, yung ganda ng packaging! Bro, what's this? Try natin. Ay, okay na may amoy. May cherry. Ay, ang ganda ko. Sarin. Hala, ang ganda ng packaging ng concealer. Kulay ko. Baka natuyot na yung akin. Okay naman yung concealer. Hindi siya type ni Lourdes blend sa akin. Ako okay siya sa mga bag kong mga pang-tita bag, wala silang organizer. So, I got a high quality organizer na halos ka-tela rin naman ng aking long shot. Look! The tela is tela ink. O, diba? Pero kaya naman, dapat naman talagang kumapal siya. Ang mahal-mahal na ito, guys. 700 pesos. Pero ang dami niyang pocket, sa loob din. Actually, pwede na nga siyang bag on its own. Lalagyan mo na lang dito ng chain, oh. Diba? And last but not the least, mga pinagbibili ko sa TikTok, influential lang po ako ni Julius. So, lahat ng to, ang rason, si Julius lang po talaga. Hindi po dahil sa kanya, hindi niya po kami binubudol, wala po kong binibili sa TikTok shop. So, ngayon, iho-haul ko siya sa TikTok. And I say, thank you so much for watching this video! See you on TikTok!
Hello! Ala, ang dilim talaga. Sorry guys, anong oras na ba kasi? Punta ako ng BGC, magkikita kami ni June kasi nasa work siya. Dinner kami! Yay! This is my outfit and my bag. Grabe, nakahiga na lang to sa aking cabinet. Sabi ko gamitin ko nga. Love the pink outfit today. So, before we leave, may papakita ko sa inyo. Ta-da! So, I finally got the famous, hard-to-find Skull Panda na 400%. Actually, si Mami Heidi yung nakahanap and bumili nito. So far, hindi niya pa ako sinisingil. Sabi ko, babayaran ko siya, pero hindi ko siya binabayaran. Wala, gusto ko lang talaga ng malaking Skull Panda in celebration of me being an ambassador! Yay! Oh my God! Ta-da! Sobrang hirap hanapin nito kasi parang limited edition lang yata siya. Oh my God! Ta-da! So this is it. It's called Skull Panda Mika Ninagawa. 400% kasi may 1000% nito, sobrang laking. Ito lang ang afford ko. Hello! Out and about. Sayang hindi ko na vlog. So, sobrang random ng araw na to. Wala to sa plano namin. Mamaya na. Oh, wala talaga. Busy yung utak ko. Sige, tuloy mo yan. Dapat pupunta kami sa Quiapo today tsaka magdi-divisoria kami. Pero, papunta na kami ngayong Bulacan. I am so excited! So, ever since, like, before ako mag-birthday pa, mga April pa yata, sabi ko, gusto ko ng tapos ayaw ni June, sabi niya, magkakasunod daw yung edad nila, Winter, para kumuha ng dog. Ako naman nasa isip, pati si Lourdes, no? Pero feeling ko kailangan ni Winter ng friend. Kasi ang tanda ni Chase tsaka ni Rex, hindi siya nakakasabay. Ang laki-laki ni Winter, hindi niya mabigay yung full energy niya. Hindi masasaktan niya si Chase tsaka si Rex. Gentle pa naman si Win. Oo. Ayaw na rin nakakasabay. Sad siya, ganun. So, ayun! Actually, mga tatlong buwan na ako namimilit. Pumayag na rin si June. At saka si Lourdes. Nung una, hindi rin ito pumapayag ng konti. Oh, kasi, no, it's my responsibility. Kasi may dog din siya. Si Winter kasi yung dog na hindi ko pinaalam. Chinat ko muna yung owner. Sabi ko, kanya! Ito, medyo pinag-isipan ko naman. Hindi ko makontain yung happiness ko! Mag-comment lang sila kung anong feeling nilang name. Related siya kay Winter. I'm getting older but I still can't read a vibe. Is on fire, but we're saying we're doing fine. I never thought I'd make it back. Oh, oh my God! Oh my God! Oh my God! Welcome to my first video appearance. So, siya ay isang golden doodle, golden retriever na poodle. Sorry. Hot ka talaga, mga hanggang mukha ng dog. Yes. First time ko actually pumili ng dog, technically, no? Namimili ako ng pagbibilhan. Gusto ko yung rehome lang, ganyan. And natuwa ako dito kasi nakita ko lang siya actually sa Facebook, randomly. As in, tagal ko na naghahanap ng dog. Actually, yung una kong choice is Morky. Pero ayoko kasi yung mga ini-import. Parang nasasad kasi. Oh, nothing against anything naman na gusto yun, no? Pero masasad lang ako, baka nasa-stress sila. Tapos nakita ko lang, parang yun yung mga dogs nila. Parang yun talaga yung mga babies nila. Tapos parang, ehem ko, napunta siguro. Actually, namurahan ako sa benta nila kasi yung mga vitamins pa lang and yung pinapakain dito, tapos yung mga deworming pa, ang gastos na, eh usually yung mga gantong dogs, nasa mga 6 digits ko sila nakikita. Got them from the Good Groodle. Tapos may dog puppy contract. Grabe, maayos sila. Tapos may passport. Ayun ang cute-cute. Kailangan na natin ng Dyson vacuum. Nararamdaman ko na, kayong dalawa ni Winter, magpapaliksahan kayo. Santi! Welcome to your new home! Hi, Santi! Santi! Your sister, Winter! It's okay! Yes, ma'am. Wow! Good girl! Cheese! 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 Cheese!
lang ang malaki, siya pa yung pinaka. Manang's Inasal. Malapit lang to sa bahay namin, guys. Kaya tinry namin. Mukha siyang masarap kasi punong-puno ng tao. As daming tao. So excited. Tinikman na namin ito ni Jude. Nagbabalik lang kami. Dinala ko lang sila Lourdes dito kasi masarap yung food. In case na malapit kayo dito sa Timog, masarap yung kanilang inasal.